morning. Nandito tayo ngayon sa bahagi ng San Miguel Avenue kung saan po may multiple vehicular crash. Sinara na po ngayon yung daanan dito sa from TV5. Yeah. So nandito ngayon yung mga pulis, mga taga Mandaluyong traffic. Ito po yung mga sasakyan. Base po sa initial na report natin, no, yung SUV, may isang SUV dito na inararo niya yung mga sasakyan na nakikita nyo ngayon. Hindi po natin alam kung ano yung cause ng insidente, what went wrong. Pero yung alam natin so far, 12 yung sugatan. Ilan nga sa mga nadamay dito, itong mga motorsiklo din. Hindi natin alam ngayon kung saan dinala yung mga biktima o kung nasaan na rin yung driver ng SUV na umararo sa ilang sasakyan sa kahabaan ng San Miguel Avenue. Pero kung makikita natin, naka-cordoned off na ito ngayon. So asahan din po yung mabigat na daloy ng trapiko sa paligid ng San Miguel Avenue. Hindi po madaanan itong bahagi na ito ng San Miguel Avenue mula po doon sa may Julia Vargas Avenue. Sa mga hindi po taga dito sa Metro Manila or hindi pa familiar sa lugar na ito, malapit lang po ito dito sa may panulukan ng Shaw Boulevard, sa intersection ng Shaw Boulevard. At saka sa gilid lang, sa harap lang po ito ng One San Miguel Avenue Tower. At saka dito lang din po yan sa gilid ng Lourdes School of Mandaluyong yung aksidente. Ito po yung ngayon, initignan pa ng mga otoridad yung scene, nagkalat, yung mga debris dito. Isa sa mga napuruhan talaga siguro dito, although to confirm pa natin, no, itong SUV na ito. Kasi sa unang tingin talaga, parang dumiretso sa dito sa may poste. Yan, wasak talaga yung harap niya. May motor din na nadamay. Ngayon, so ito ngayon, oh, yung ka-trapiko dito sa may Shaw Boulevard. Kasi nasa intersection lang po ito ng Shaw Boulevard at San Miguel Avenue dito sa Mandaluyong. So sa mga malilate po siguro, sa mga katrabaho nyo na malilate, ito po yung isa sa mga rason kung bakit sobrang traffic din sa lugar. Ito yung bigger picture ng aksidente dito sa may San Miguel Avenue bago lang ito mag-intersection sa may Shaw Boulevard. Nandito po ngayon yung News 5 to gather details, what went wrong, sino yung let's say may kasalanan dito. So far sa initial details natin or information natin, yung SUV, inararo niya yung ilang sasakyan dito sa kahabaan ng San Miguel Avenue. Ito yung SUV na sinasabi ng mga pulis. And then ito rin po yung isa sa mga biktima. Yun, isa rin sa mga nadamay, yung taxi na ito. So ito yung SUV. So far, wala pa tayong info kung kamusta na yung mga biktima, yung mga sugatan. Nasaan na ba yung driver? Ano nang nangyari sa kanya? Sasampahan ba siya ng kaso? Ano ba, what went wrong? Bakit humantong sa ganitong aksidente ito? We can't say yet kung lasing ba siya, nakatulog ba siya, may sakit ba siya, may ininda ba siyang sakit during the time of the incident. Is it mechanical glitch? Yun yung titignan natin ngayon. So abangan nyo yung buong detalye yan mamaya sa Frontline Pilipinas, 5:30 p.m. kasama po si Cheryl Cosim at Julius Babaw. So ngayon, yung nakikita nyo po, isa ito sa mga police na naka-deploy dito, investigador siguro to, checking the situation. And then may mga taga Mandaluyong din, kasi yung part ng San Miguel Avenue na ito is parte pa siya ng lungsod ng Mandaluyong.
Ayan. So yun, yun yung taxi driver, itong naka-orange. Isa din siya sa mga biktima dito. Tinatanong siya ngayon ng mga pulis ng side niya. So yun, may mga debris, nagkalat yung mga debris. And then naka-cordoned off. Again, sa mga kakapanood pa lang ng Facebook Live natin, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng San Miguel Avenue sa bahagi ng Mandaluyong sa may barangay San Antonio Ortiga Center. May multiple vehicular crash. Siyam na sasakyan o ayan, tapos dalawang motorsiklo. Correction po pala, walong sasakyan yung nadamay dito, dalawang motorsiklo matapos araruhin ng isang SUV. Yan, sabi ni Mary Grace Aquino, sana walang namatay po. So far po, hindi pa po natin yan alam. I-confirm po natin. Yung initial details natin, minor injuries lamang po yung mga sugatan. 12 po yung sugatan. Tingnan din natin kung kamusta yung mga motorcycle driver kanina. Sa video, mga nakahandusay sila dito eh. Yung mga angkas ng motorsiklo. Kung makikita natin. Ito si Romel Digia. Nag-ask ka pa kung sasampahan ba ng kaso. Oo, Romel. Parang hindi maganda gising mo ngayon. Titingnan natin no, kung ano yung magiging investigasyon ng mga pulis dito. Kung ano yung magiging pag-usapan ng mga biktima, if they will pursue a case against the driver. Because there are some incident or some cases naman na hindi na natutuloy yung mga kaso. Romel. Ayan si Sir Ruben Capadosa, MPV ata yan. Ayan, ito-check natin po yan sir, yung mga detalye dito para tama mamaya sa balita natin sa Frontline Pilipinas. So ngayon wala pa talaga tayong exact details, no? Initial pa lang ito lahat for confirmation. Oo, ito si Sir Ne Adanisado. Adanisdo, nawalan siguro ng preno ang SUV. Sir, hindi pa natin yan alam. Baka nawalan ng preno or baka human error din. Yun yung isa sa mga i-confirm po natin. Ano driver ng Land Cruiser? Chinese ba? Sabi ni Sadiong, wala pa po tayong details niyan kung sino yung driver nitong SUV na umararo sa ilang sasakyan sa kahabaan ng San Miguel Avenue. Pero sir, thank you. I-check po natin yan. Kay Lucky Evangelista, kawawa yung mga nasaktan. Opo. Siguro karamihan po sa mga biktima natin, papunta pa to ng trabaho, papasok ng trabaho nung mangyari yung insidente. Unfortunate po talaga ito para sa lahat po ng side. Lalo na siguro po sa mga biktima natin na motorcycle riders. Kasi kung nasasakyan ka, may protection ka pa somehow eh. Pero kung motorcycle rider ka and then ma-involve ka sa ganitong insidente, let's say, baka pa, hindi natin alam kung ano yung magiging injuries mo eh. Ito naman si Miss Anmo. Ngayon lang nangyari yan, mga 30 minutes ago. Yes po. Kasi kanina nagtanong dito si Sir Melchor Habon Sumawang kung anong oras po yan nangyari. Yes sir, mga 30 minutes ago po, siguro mga 9:30, around 9:30 a.m. this morning, rush hour. Karamihan sa mga kapatid natin, papasok ng trabaho. Ayan. So ngayon po, mag-gather po muna kami ng more details regarding dito sa insidente na ito. Sa mga kakapanood lang po, isang dosena po yung nasugatan,
matapos araruhin ng isang SUV ang ilang mga sasakyan sa kahabaan ng San Miguel Avenue sa Mandaluyong ngayong umaga lang po. Asahan rin po yung mabigat na daloy ng trapiko sa paligid ng San Miguel Avenue, lalong-lalo na po sa kahabaan ng Shaw Boulevard ngayong umaga. Yung aksidente po, nangyari siya dito lang po yan sa tapat ng Lourdes School of Mandaluyong at ng One San Miguel Avenue Tower. Ingat po tayong lahat sa daan. At magbibigay po kami ng additional details, full information po mamaya sa Frontline Pilipinas. 5:30 p.m. kasama po si Cheryl Cosim at Julius Babaw. Magbabalik po kami for more details. Maya-maya lang sa ating Facebook Live, magagather po muna kami ng information from our authorities na sumaklolo po dito. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.